Pres, ano order natin? Chapati. Yun. Siyam na chapati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baka kulang ha? 5. Morning mga idol. Bale. Unang try namin na magdodoha after 4 months siguro kasi 'di ba nag curfew. So ang oras ngayon is 4 AM. Kailangan kasi namin na umalis ng maaga para pagbalik namin hindi ganun kainit. Dito yung iba natin kasamahan, no? Mga marami rin sila. Charan! Morning! Jason! Hindi ka naman kasama yun, nagsalwa pa. Ano yun dito ka? 420 eh. Grabe. Humid ano? Ayan, marami rin. Madilim lang. Na para makalayo tayo. Si Noni, wag pa unahin si Noni. Unahin si Galeo. Yun lang. 35 max. 35. Wala si Ricky? Wala eh. Hindi nag-in eh. Morning. Ayun, please subscribe. Ayos. Bale, ang plano ng grupo ay diretso lang kami sa Doha o kaya doon sa Jaber City. Kung balikan nyo, nasa 80 km simula Salmiya, Doha, pabalik hanggang Salmiya, mga 80 km yon. So, ang sabi, maintain lang ng 30 to 35 ang takbuhan para siyempre unang punta namin sa Doha after 4 months. Kasi kung makikita nyo yung mga video ko dati, hanggang dito lang kami sa KPC, tsaka Salmiya to KPC. Around 40 kilometers lang yun. So ngayon, doble. Tingnan natin kung maninibago ba tayo sa ganong kalayo. Bale, ang oras ng usapan namin ay 4 AM, pero medyo na-late pa rin kami. Mga 4:20 na siguro kami naka alis dito sa bandang Corniche kasi may mga hinihintay pa kami na hindi naman dumating. So kung makita nyo mga idol, medyo okay naman yung takbuhan namin, no? Bale, siyam nga pala kami. Ayan, so maganda kung ganito ang takbuhan lang, yung tamang pacing lang kasi wala naman kaming hinahabol na mga mamaw, kaya kumbaga nakayaan lang to. Bale, Wednesday ngayon, actually last week pa tong video na to, ngayon ko lang na-upload kasi medyo busy na tayo sa work, kaya pa sundot-sundot na lang muna tayo. Bali, dito pa rin to sa lugar ng Gulf Road sa may seaside. Yan. Yan ang lugar na yan. Kung makikita nyo, pag ganito ang setup namin, pagka ganitong medyo madilim pa, kailangan yung ilaw, kailangan meron ng bike mo nyan. Ang sa akin, ang ginawa ko, nilagay pa ako sa helmet sa likod at saka dun sa seat post ko para talagang visible, lalo na kung kunyari katulad nito medyo madilim. At saka pagka mga ganitong karami, mga siyam or sampu, mas maganda kung mag two lines kayo ng group para mas visible sa mga sasakyan, kasi kung isa lang yan, parang isang line yung nakikita nila. So medyo mas maganda kung dalawa. Kita nyo naman mga idol, oh, yung takbuhan namin, yan yung takbuhang pangmalayuan. Yan, kasi walang mamuan, walang ratratan dyan. Basta maintain 30 to 35. Yung mga takbuhan na yan, nasa 33 siguro yan. Yan yung mga trangko natin, yung mga idol natin. Nasa dulo si
Jemo yun. Tapos si Noni. Tapos andito na tayo sa may bandang Shark. Makikita nyo yung Kuwait Tower. Pag walang lockdown, napakaganda niyan kasi may mga LED display yan. Kung ano nung mga parang advertisement ng Kuwait. Subscribe to Idol Jason. Please subscribe. Kasunod niya. Sa Chris. Sabi natin sa ulog dati yan. Morning. Morning. Oh, yun, dumaming pala. Takbo, hindi ka last spot. Kumbaga, sakto lang. Ito na yung way namin mga idol, pabunta ng Jabber City. Ang tingin ko, sako pa rito ng Shuwake eh. Napakaganda eh. Kung makikita nyo sa speedometer ko, nag-minimum speed kami dito ng 31 hanggang 33. Yung tamang padyak lang. Eh mga idol natin, nasa likuran ko. Bale, palitan lang din naman kami ng trangko dito. Kasi ang problema dito, medyo mahangin siya. Kaya kung susulohin mo ay siguradong hindi ka aabot sa dulo. O kung makita nyo, iba naman ngayon, iba naman yung trangko. Kami naman yung nasa likod, kami kanina yung trangko ni Chris. Ngayon kami naman yung nasa likod para rotation lang yan, para lahat tayo sabay-sabay na makarating sa Doha. Kahit sa bike group, minsan kasi yung nasa bike group pag may mga mamaw, solo nila simula pag-alis namin ng Kuwait City hanggang sa Doha, sila pa rin yung trangko. So pagka ganun may mga mama, swerte nyo. Bali, ang plano namin medyo na iba kasi ang plano namin sa baba lang kami dadaan ng tulay. Ang nangyari, nagkayayaan ng dalawang tulay, kaya medyo na last pag tayo dito kasi hindi naman tayo sanay nang umaakit sa tulay. Medyo mataas din kasi yung tulay na to. At isa pa, mas mahangin sa ibabaw kumpara mo kung nasa ilalim ka. So kaya pa naman, kaya lang yung mga mountain bike, ayun, naunahan na naman kami. Nagmamaw yung mga mountain bike. Kami ni na natira dito sa pag may ahon, may lusong. Di ba ano ni? Hirap bago sarap. Ano, hindi na tayo pwede tumuloy dito. Wala lang, ano, kanan na tayo dyan. Kakaliwa yun, di ba? Oo, oh, pumunta yun sa ano. Ito, pakanan na tayo. Oo. Oh. Tignan nyo. We missed this place. Hello. Na-miss namin itong aming original ride. Yun. So ngayon, anong ride nyo? Chapati ride. Chapati ride. Sponsored by Jemo. Yara. Vlogger. Ito. Dami sponsor ito eh. Chapati lang. Sabi chapati lang pero dalawang tulay. Kala ko ba chapati lang. Chapati pala under the bridge. Woo! Ah.
Baka naman daw. Yeah. Sticker ba? Sticker? Oh, hindi ako sticker na yun pag uwi ko. Abangan mo sa ano, Katipunan. Oh, abangan kita. Sa Katipunan yung palagi. Pala mga idol, hindi pa nakontento sa dalawang tulay, nagkayaan pa sa tunnel. Ang tunnel, kabaliktaran lang yan ng tulay, mauna yung lusong, pagkatapos ng lusong, ahon na. Kung makikita nyo, medyo mataas din ang ahon na yan. Panoorin nyo mga idol, oh. Sila bumelo, ako bumibelo, kaso ang problema, hawa ko yung camera, kaya medyo hindi ako nakagabuelo ng ganong kabilis. So sila yan, nakabuhay lang kung makikita nyo, medyo mataas din kasi yung ahon na yan eh. Kaya naman, ayan, naiwanan kami dalawa dito. Nauna sila. Tunnel pa more! Woo! Grabe! Malilibre daw ng chapati at saka ng chai halip, so na-miss din natin yun. Apat na buwan tayong dinakatikim lang, so ayos, okay naman yung takbuhan. Minimum 30 kami, pera lang sa tulay pag akyat. Hindi natin kaya yun. Oh, andyan na sila, nauna na yung mga mountain bike, nauna na sila. Bukas kaya yon? Bukas kaya yon? Chapati? Ito ba yon? Dito tayo. Chapati lang? Press, ano order natin? Chapati! Yun! Siyam na chapati! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baka kulang ha? 5, 9. Wala doon chay! Ayaw nila mag chay! Chay? Ayaw nila? Ayaw. Huwag na daw. Ah, chay, oh, tama, mainit. Oh, yan, oh. Yan ang sikreto ni... Ang tanga siya? Jemo? Bahala ka. Bahala ko, wow, may gawa eh. Ito ang sikreto ng wow, may gawa. Wala pa iba. Asa na? Andito na ba lahat? Yung nagbabike fitting. Hindi mo natin nababed. Ayun, sakto lang yan. Ito yun. Lang. Kasi nakaganong ka, naka-address ka masyado. Dahil diretso. Ito kasi dahil. Nireveal ng sikreto ni pantay. Idol. Apunta yan dapat para yung tumayin mo na ganyan. Nakalagyan. Kaya mabilis mangalay pala. May tools ka dyan? Oo, oh, meron. May test address. Kasi nakita ko niya nagkaganong kami. Oo. Oh. Itong dalawang kamay ko pag ganyan nangangalay. Ayan, buti. Nandiyan si idol natin kaya may nag-bike fitting. Ayos. Chapati. Chapati. Oh. Yun. Sarap. Chapati. Yan restaurant, nakita nyo naman kung ano yung chapati, paalis na kami. Ang oras ay 5:47 ng umaga. Chapati ride, after, yan o. After ano, after ilang buwan? Apat. Four months. Five na lang,
Yun. Uwi na, si Bata na. Okay, let's go. Let's go, let's go. Rock and roll. Yun. Let's go. Ayos. So ayun ang mga idol. 10 minutes lang kami doon. So alis na rin kami. Kasi medyo mainit na eh. Bale, mag-alas 6 pa lang ng maga. Pero yung temperature, grabe, nag-alaro sa 35 hanggang 40. So sana before 7, nasa Salmiya na kami. Tamang takbo lang ulit, katulad nung kanina. Kaya yan. Pero untaan natin sa tulay na kami ngayon dadaan, pabalik. Yung maigsing tulay kasi hindi pa kami pwede dun sa mahaba. Meron kasi yung tulay dun na mahaba eh. So ito mga idol, pauwi na kami. Pala sekreto ni idol naman din natin, okay, no? Chapati, laman ng ano, water bottle. Matindi to. Walang kumain eh. May baon chapati oh. Ayun. Baon yan. Ay, kaya pala matindi sumipa to. 55 daw siya kanina. Ano, naka-thermal ano? Oo. Oh. Thermal pa rin naman pre, kaso chapati. Hindi lalamig. So, ayan, yun yung sikreto niya. Chapati, nasa water bottle oh. Naka-thermal pa raw para hindi lumamig. Saan ka pa? Ayan oh. Ayan oh. Ayan oh. Yan. Galing.
nandito na kami sa Tulay. Kung hindi kami, kung hindi ako nagkakamali, nasa 15 kilometers to ang haba ng Tulay na to. Dito, nag-maintain kami ng 35 kph. Tapos nung nakita ko na medyo naghihiwa-hiwala yung grupo, pinilit kong habulin yung nasa unahan. Tapos, kailangan mahata ko rin yung iba na nasa hulihan. Kaya uunahan ko sila para trangkuhan sila, para habulin namin yung mga nasa unahan para medyo mabuhuli. Katulad nito, medyo itong tatlo na to, sila Noni, medyo naiwan sila Jemo. Nauna yung tatlo, sila... So bali, hahabulin namin yung mga nasa unahan na... Ang takbo ko dito ay yung alam ko na kaya nilang sumunod. So mga 35 siguro yun to 36 para abutan yung nasa unahan. At nung nilungon ko naman ay nakasunod naman sila, kaya dandahan, pwede mo siyang pabilisin ng konti. Kasi pagka meron naman silang sinusundan, medyo hindi nila masyadong sagap yung hangin. Ito nga pala mga idol, yung tulay na to ay dumaan bali sa gitna ng dagat. Kung makikita nyo, nasa kanan at kaliwa, dagat yan. So, ang hangin yan ay headwind. Kaya medyo mahirap. So, ayan, kung makikita nyo, unti-unti kaming lumalapit sa tatlo na nasa una. Kaya, yung nasa likuran ko, bali, nahata ko siya. So, kung makikita nyo, na, silang tatlo ganun din. Nagpapalitan lang din sila ng trangko. Tapos maabutan namin to, susunod lang muna tayo kasi medyo pagod pa tayo, kaya sunod lang muna tayo. Thank you.
Samsung Gita ako. Dito na tayo sa Salmiya. Dito sa malapit sa bahay. Bali kanina na iwan ako ng group. Pabalik kasi hindi ko talaga kaya yung init. Para akong hihimatay. Tapos yung hita ko nagka-cramps. Kaya pinuuna ko na lang sila. Bali sa mga tuwid, last pad. Ganun talaga. Pag hindi kaya, siyempre kailangan magpahinga. Baka mag-collapse tayo, mas mahirap yun. Di bali, magpahinga ng konti. So sige na mga idol, hanggang dito na lang. Salamat sa mga nanood at sa mga mag-subscribe. At mag-subscribe. Salamat sa inyo.